Magandang gabi, Padre. Magandang gabi din sa'yo. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Huwag kang matakot. Sabihin mong gusto mo. Nagkakasala tayong lahat. Siyang walang kasalanan ang unang naghagis ng bato, sabi ni Hesukristo. At meron ba? Wala. Ano ba ang kasalanan? Pag lumabag ka sa mga salita ng Diyos at kung ginusto mo ito... Bakit ang sensitibo natin? Ngunit, gusto ko ang magaspang na tela kaysa sa malambot na seda. Hindi ka dapat mahiya sa pagsusuot ng ganun tela. Inilalapit lamang tayo nito sa Diyos. Lumulubog na ako. Pailalim sa aking mga kasalanan. Si Jesus ay nagsuot ng simpleng damit, tulad ng lahat ng mga dukha, payak na kulay. At anong uri ng pananamit ang ginamit ng Panginoon para sa kanyang sarili? Anong kasalanan mo? Wala akong kasalanan na ipagtatapat. Huwag kang mag-alala. Nasa tamang lugar ka, hindi ka huhusgahan dito. Magtiwala ka lang. Nawalan ako ng kontrol. At hindi ko na ito may babalik. Oo. Hayaan na lang. Yan dapat ang sasabihin ko. Hindi ko ito pinagsisisihan. Manalangin palagi at kumuha ng komunyon. Makakatanggap ka ng kapayapaan at pag-ibig, simple at dalisay. Anong alam mo sa pag-ibig? Si Kristo, ang anak ng Diyos, ay sinilang sa araw na ito, nangangaral ng pag-ibig. Ipinadala siya ng Diyos sa mundong ito upang turuan tayong mahalin ang mga taong malapit sa atin. Lahat ng problema ang nakikita natin, hindi lang ngayon, maging sa mga nakaraan, sanhi ng hindi paglakad ng mga tao sa tamang landas, kasinungalingan, mga materyal na bagay, relasyon bago ikasal. Ito na ngayon ang pamantayan. Ang pagtitipon ng ginto ay pinalitan ang pangangalap ng kaalaman. Hindi na hinahanap ng mga tao ang Diyos. Sinusubukan nilang hanapin ang kanilang sarili na kung wala siya ay magdadala ng kaligayahan. Naligaw ng landas ang sangkatauhan. Mas pinipiling makipag-usap sa mga makasalanan sa halip na sa Diyos. Hindi pinapansin ang landas na inilatag na ng Diyos sa pagsisikap na makahanap ng bago. Kasalanan ba ang pagtanggi sa kaloob ng Diyos? Kasalanan ang magdala ng kalungkutan, sakit, at pag-aalala. Minsan, pati pagdanak ng dugo at pagdurusa. Walang ibang paraan. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Iwasan ang kasalanan. At doon lamang, mapupuno ang kadiliman sa ating kaluluwa. Mapapalitan ng liwanag ng araw.
At kaya, magkakaroon ng panahon na ordinahan ka. Paumanhin ako eh. Maupo. Isa itong mabigat na pasanin. Isang espesyal na lugar. Ang simbahan. Mula pa noong una, ito na ang naging kuna ng mga banal at propeta. Sa mga pader na to, natagpuan ng mga pari ang lakas na iwan ng sangkatauhan. Maraming mga halimbawa ang aming libro. Ikaw! Kanina ka pa hinahanap ng kusinero. Bilis! Alis na! Pwedeng pakipunuan mo pa yan. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, banal na pare. Pare? Dalhin mo sa akin ang mga gamit sa komunyon. Simula ngayon, sa'yo na yan. Paano nang monghe? Ibig kong sabihin isang debos. Nagtatrabaho ng gusto ang isang to kaysa sa monghe. Pero isang santo ang monghe. Ibig kong sabihin, hindi siya pumupunta sa simbahan. At siguraduhin mo na maayos ang iyong buhok. Hindi namin kailangan ng burarang monghe sa paligid. Pagpalain kami, O Panginoon, para sa mga ito, ang iyong mga kaloob na malapit na naming tanggapin mula sa iyong kagandahang loob sa pamamagitan ni Kristo ng ating Panginoon. Amen. Kain. Mahabang serbisyo natin. Kakailanganin mo yan. Kwaresma na. Dapat kang gumawa ng eksepsyon. Walang ibang paraan upang tumagal sa pamamagitan ng serbisyo. Patatawarin tayo ng Diyos. Tama ka. Masaya na ako sa tinapay. Gusto mo ng alak? Isang kasalanan ng pag-inom. Lalo na bago ang pagsamba. Uminom si Jesus kasama ang mga apostol. Hindi ka naman si Jesus. Sa tingin mo matalino ka na? Hindi, sa tingin niya siya ang pinakamatalino dito. Iniisip niya na hindi natin alam na masamang maglasing. Alak, babae. Gusto mo ng babae? Sinong hindi? Masyadong mapanganib ang mga babae. Inaakit nila mga utak natin, pati na imahinasyon. Ang ating pananampalataya. Oo. Hindi reliyon. Sa kabutihan palad, wala sila rito. Mabuti na lang nandun sila sa bayan. Kasama ang Diablo. Anong bayan? May isang bayan sa Lambak. Bawal kaming pumunta doon. Sa katunayan, walang dapat pumunta doon, hindi ba? Bakit? Dahil nandun ang Diablo. Kaysa nandun ang Diablo. Pati ng Diyos. Ganon din yun. Akin ang alak. Ngayon na. Gusto mo ba?
mangyaring lumapit sa akin kawaninang komunyon. Babae at bata muna. Wala silang tiwala sa'yo. Patawad. Hindi ko alam. Alam mo ba kung bakit? Ibig sabihin hindi ka pa matuwid. Sambahin ang relihiyon. Sinubukan ko. Pwes, pag-igihan mo pa. Banal na, Padre. Padre, sinakop na ng kahirapan ang buhay ko. May sakit ang apo ko. Palagi masakit ang ulo niya. At madalas nakahiga lang sa kama. Wala siyang lakas para tumayo. Kung saan-saan ako nakarating, sinubukan ng mga doktor ang lahat. Isa kang espiritual na tao. Mas malapit ka sa Diyos kaysa sa akin. Naririnig niya ang boses mo. Mas pakikinggan ka niya kaysa sa akin. Pwede bang tulungan mo siya mabawasan ng sakit? Hey, hindi ko alam. Siguro mas mabuti pakiusap. Kung... Pakiusap. Subukan mo lang. Pakiusap. Ang mga sa langit na makapangyarihan sa lahat. Ako'y dumutulog sa iyo upang palayasin ang demonyo ito. Narinig ko mayroong isang monghe. Isa na gumagawa ng himala. Nagpapagaling ng sakit. Pwede ko ba siyang makita? Tutulong ba siya? Dumako kayo pababa sa may silungan. Ang monghe... Sige, salamat. Akin na! Tignan nyo, anong ginagawa mo dito sa likod? Pari ka na ngayon. Hindi ako normal na pari. May sarili ka ng patakaran? Sana ganyan din ako. Tulad ni Jesus, rule breaker? Wala, pati kabayo niya, pare. Sali ka sa amin. Hindi pwede. Nais ng obispo na mamuhayan ng matuwid ang kanyang pari. Eh ano ngayon? Madilim naman ngayon, walang makakita. Patawad. Kailangan ko bang pumunta sa lugar ng pagsamba? Galingan mo hanggang sa muli. Paalam.
Nakita ko kagabi ang nangyari sa komunyon. Masyado mabilis ang desisyon ko. Akin na ang gamit mo sa seremonya. Kanta. Agasire kisho, almasire kisho na. Tulsinat leti, vamatire kisho na. Dedo vunana mebedina chkizutu. Dedo vunana mebedina Kibitsudu Skantolebishirima Tedovunana Bebedinao Kibitsudu. Tara na, umuwi na tayo. Ayos ka lang ba? Sino ka? Sino ka? Pare. Pare ako noon. Hindi. Hindi ka naging pare. Maaaring nandun ka. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Upang tumulong, sumuporta. Gusto mo silang tulungan? Para magpagaling ng kaluluwa. Paano? Sa mga pangungumpisal. Nang hindi alam ng obispo, siyempre. Kumpisal?
Sa simbahan, ang obispo lang ang makakagawa niyan. Hindi nila alam kung sino yung nandun. Hindi nila malalaman. At hindi ko rin sila matanggihan. Yung mga boses nila, punong-puno ng paghihirap. Gusto ko silang tulungan. Gusto ko matuto. Bakit? Para pigilan na pagdurusa. Gusto ko yung nasaksihan ko kanina. Bakit? Para saan? Gusto kong... Sabihin mo. Gusto kong maging... Sabihin isang mo. Isang propeta. Alam mo ba kung bakit napakahirap para sa'yo? Dahil hindi yan totoo. Ayaw mo magbigay, gusto mong kunin. Hindi isang titulo ang pagiging isang propeta. Tsa. Hindi, salamat. Gusto mo magligtas sa mga kaluluwa. Hindi ang iyong sarili. Gusto kong malaman kung paano. Hindi ko alam. Sa totoo lang, parang wala akong maintindihan. Nawala ako sa serbisyo. Mabuti! Napakabuti niyan! Paano yung naging mabuti? Huwag mo isa puso. Pinalayas tayong lahat sa halamanan ng Eden para hanapin ang sariling landas. Hindi dahil may kumain naman sanas. Kalokohan yan! Bawat isa sa atin, nakaranas ng ganoon sa buong buhay natin. At may dahilan yon. Pero paano mo pinapagaling ang mga tao? Nangyayari ang panalangin sa segundo bago mo sabihin ang mga ito. Pag-ibig ang gumagawa niyan, hindi ako. Kung ano ang nasa iyong puso, pag-ibig yon. Kung nasan man ito, pag-ibig yon. Isa itong tubig na umaagos na malalim, inagawa nitong bukal, ang butas sa lupa. At isa itong himala. Nabasa natin na nagsalita sa kanila ang Diyos gamit ang mga himala. Hindi ko pa narinig ang boses niya. Tahimik ang mga himala. Umalis sa Ehipto ang mga Israelita at nahati ang tubig ng dagat na pula. Naglakad sila sa dagat nang hindi nababasa ang kanilang mga paa. Hindi himala yung paghiwalay ng dagat. Himala yung nasa tamang lugar at sa eksaktong oras ang mga Israelita. Tahimik lang ang mga himala. Magandang hapon po, Padre. Magandang hapon. Gusto niyo po bang manahalian? Hindi ako gutom. Dalhin mo na lang sa bahay ko, kakakain ako mamaya. Siguro sa umaga, pagkatapos ng pagsamba. Ngunit malamig na yon. Ipapainit ko na lang. Baka hindi mo to magawa agad. Bakit? Mauubusan na tayo ng uling. Meron akong kalan sa kusina. Marunong ka maggumamit nun? Susubukan ko po. At tungkol sa uling, itanong mo yung mga pare. Sila ang bahala. Mga pare? Ang tamad-tamad nila. Sasabihin ko sila. Ngunit anong sasabihin ko sa kanila kung sira ang truck? At hindi alam kung kailan ito maaayos.
Huwag kalimutang linisin ang kumpisalan. Tatanggap ako ng mga kumpisal mamaya. Kailangan kong mangumpisal, padre. Naku, hindi ako. Napakalaga nito, padre. Hindi ko alam gagawin ko. Patawarin mo ako, padre, dahil nagkasala ako. Nakapatay ako ng tao. Ito ang unang pagkakataon. Isa ba siyang kriminal? Oo. Ah, hindi. Hindi ko alam. Sinusubukan niya akong barilin. Iyon ang nasa isip ko. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Kailangan ko siyang maunahan. Ngunit wala siyang armas. Nakilala ko siya mula sa mga iligal na away sa bayan. Isa ito sa mga lugar kung saan palaging merong iligal na pagsusugal, karahasan, droga, kaalayan. Hindi ko naisip na makakapatay ako. Napakatahimik ng buhay sa bayan. Ngunit tinuruan tayong maging handa sa anumang bagay. Hatanda ako. Pero wala akong mahanap na paraan para maging payapa. Lumaki ako sa isang relihiyosong pamilya. Nagsisimba ako tuwing Linggo. Ngunit ngayon makasalanan ako. Ako si Cain. Hindi ko masusundan ang totoong landas ng Diyos. Ang ginawa ko ay hindi matatawaran. Tama ba? Padre, maririnig na po ba niya ako ngayon? Umaasa ako. Hoy, kailangan ng obispo ng taong pupunta sa bayan para bumili ng isang sakong uling. Kaso, niisa sa amin ang hindi pwede. Bakit? Hindi ako marunong magmaneho. Uminom ako ng alak. Kaya ko naman siguro. E paano yung truck? Mabilis lang yun. O sige. Sige. Magandang gabi. Gusto mong sumabay?
Anong ginagawa mo dito? Walang mga kalye sa likod ng kalsadang to. Mahabang kwento. Anong pangalan mo? Hindi ko alam. Nakakatawa ka. Ang daldal mo naman. Hindi mo pa nakikita ang bayang to? Hindi ako pamilyar dito sa lugar. Saan ka galing? Nakatira ako sa monasteryo. Ituturo ko sa'yo ang daan. Kung ganun, isa kang banal na pare. Parang ganun. Hayaan mo, sunog na. At pinapayagan kang makasama ang isang babae mag-isa sa gabi. Sa totoo lang. Hindi. Pero hindi naman to kasalanan. Medyo malapit lang talaga ito sa tukso. Isang tukso ang buhay. Tukso din pati ang simbahan para sa'yo. Hindi nagpapadala ang sumasampalataya. Oh, mananampalataya ka pala. Siyempre. Ano ba yun? Yun yung alam kong laging nasa tabi mo ang Diyos. Kaalaman ang sinasabi mo tungkol sa pananampalataya ang tanong ko, sa paniniwala. Lapastangan ka. Ganun ba? Kung sa pananaw ng simbahan, oo. Siraulong simbahan. Ipinagbabawal ang mga klerigo lahat maliban sa panalangin. Yun ang landas patungo sa Diyos. Kung merong Diyos, hahantong lahat ng landas sa Kanya. Anong problema mo sa simbahan? Pinapatay ng simbahan ang relihiyon. Sa tingin ko. Pero ang pananampalataya, Father, hindi makukuha ng sino man. Ngayon, panik ka sa pananampalataya. Wala ako nun. Pag-asa ang meron ako. At mas tapat pa yon kaysa sa panalangin. Teka, ano pa ba? May mas importante pa ba sa buhay mo bukod sa simbahan, relihiyon? Hindi ko dapat sinasabi to pero mahilig ako sa palakasan. Boxing. Mahilig ako sa boxing. Kamay sa kamay na laban. Karahasan. Hindi. Hindi ito karahasan. Isa tong isang sining. Laban sa pagitan ng takot at katapangan. Pakikipaglaban sa kalooban mo. Yung mga lumalaban, yung mga nasunog at pinako sa krus, pareho lang sila. Bakit hindi mo gawin? Hindi ko kaya. Isa akong pare. Ibang landas ang pinili ko. Bakit ka sumuko agad sa pangarap mo? Hindi na importante yun. Nakapagpasya na ako. Ito na yung pinili ko.
Lahat tayo makasalanan. Diyos ang maglalagay sa tamang landas, pinakamalapit sa kanyang simbahan. Anong ginagawa sa simbahan niyo? Sabihin mo, hindi ko alam eh. Nakikipag-usap sa Diyos. Sinusubukan namin maging malapit sa kanya. Ang maging kaisa ng Diyos ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Kalokohan. Gusto kong tumulong. Eh di ayos. Pwede mo bang iligtas ang kaluluwa ko? Hindi ko alam kung paano. Bakit hindi mo tanungin ang Diyos? Sinubukan ko. At hindi na siya sumagot? Tama? Salamat sa paghatid sa akin. Mabait kang pari. Maraming salamat din. Anong ginagawa mo? Huwag mo siyang hawakan! Kasalanan yan! Oh, banal na pare. Sa teritoryo ka. May bagong kliyente mula sa langit ang alaga ko. Pabayaan mo siya kung hindi. O ano? Anong kaya mong gawin sa akin? Kung walang nakakaalam kung paano akong patay. Ha? Anong gusto mo? Inaalagaan ko ang mga kaluluwa ng tinakwil ng mga kagaya mo. Thank you.
sa tawag. Patawarin mo po. Patawarin mo po. Patawarin mo po. Patawarin mo po. Sunog! Patulog dito! May sunog! Meron pa! Ang bahay ko. Yung mga libro ko. Lahat sila abo na. Mga regalo mula sa mga parokyano. Lahat abo na. Kahit yung nakatali sa pilak. Pwede akong pumunta sa bayan para humanap ng karpintero. Ikuha mo ako ng pula at dilaw. Tapos paghaluin mo. Nandoon ang paleta. Ibinalik ko tong bag mo. Namiss mo ako? Gusto lang kitang kamustahin. Pero saglit lang, kailangan ko rin bumalik. Sigurado ka ba? Ang ganda ng studio mo dito. Lahat ang tatakpan ng pintura. Nabalot ka ng pintura. Huhugasan mo ba ako? Kailangan ko na talagang bumalik. Dito ka muna. Hindi pwede. Gusto mo bang maharas ulit ako sa kalye? Siyempre hindi. Bakit mo naisip yan? Dahil normal na yun dito sa bayan na to. Hindi ito isang fairy tale, ito ang buhay ko. Puro impyerno at walang kinabukasan.
Hindi ako pwedeng magtagal dito. Tatalikuran ako ng Diyos. Sinagot ka na ba niya? Sinisira mo ang buhay ko. Isang diablong nagkatawang tao, makasalanan. Dahil babae ako? Dahil isa kang tukso. Ikaw ang dahilan kung bakit tinakwil tayo sa Hardin ng Eden. Akin na yung kamay mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka pa nakapunta sa Hardin ng Eden. Parte mo ang iyong kamay. Ito naman ay parte ko. Takot ang mga tao na humawak. Hindi nila hinahayaang hawakan sila ng iba na parang dapat paghirapan, na parang gawa sa ginto o pera ang mga katawan nila. Subukan mong kunin. Hindi sa'yo itong katawan mo ngayon. Inuubahan mo lang to para sa walang kasiguraduhang tagal ng panahon na may paunang bayad. Kaya walang mawawala sa'yo. Huwag mong labanan. Anong kailangan mo sa akin? Gusto kitang sumaya. Papasayahin kita para makuha kita. Mula sa Diyos at sa Diablo. Mula sa ina, mula sa takot. Upang nakawin ka pero hindi para itago ka lang para sa sarili ko. Ang dahilan kung bakit tayo pinalis sa Hardin ng Eden. Ang paraan para makabalik. Matulog ka na muna ng ilang oras at saka tayo magdadrive. Sa tatlong gulong? Kung wala kang extra, edi ganun na nga. Bakit siya? Manahimik ka. Eto, halika. Nasaan ba tayo? Isang lumang sinehan.
pumupunta rito yung mga trabahador para manood ng kwento tungkol sa pag-ibig, pero matagal na yun. Kasama na natin ang pinakamalakas lumaban ngayon para makapagsimula na tayo. Magsimula na tayo. Oh. Hello. Hello. Kamusta ka, Naib? Anong plano mo para sa isang madugong laban? Oo, handa na kami. Pero kulang kami ng mga manlalaro para makabuo ng kapares. Bakit hindi mo na lang ipares kung sinong pwede? Tapos yung iba naman sa ibang gabi. Tapos ano? Di ko kayang talikuran isang boksingero. Sa tingin ko may nahanap na akong tao na sagot sa problema niyo. Sino yan? Isa siyang pare? Ngayon lang kita nakita dito. Anong pangalan mo? Sino ka? Hindi ko alam. Hindi na mahalaga yon. At kaya niya ba talagang lumaban? Kaya niyang gawin ang lahat. Pangapat ka. Kuha mo. Magbihis ka na. Pero sa kaso mo, magubad ka. Pangalawang labang ka. Go. Ipapakita ko siya lahat. Medyo gwapo siya, di ba? Oo. Isang anghel ng liwanag. Tatlong araw kang nawala. Saan ka nang galing? Hindi tatanggapin ng simbahan ang ganitong irresponsableng pag-uugali. Una sa lahat, ang pananampalataya. Sariling sakripisyo. Kailangan mo magtiwala dito. Ibigay mo dito ang sarili mo at tuparin mo. Bilang kapalit, maliligtas ka. Kaligtasan sa pamamagitan ng simbahan. Paano nang tagpuan ng mga propeta ang kaligtasan bago simbahan? Hindi ko aayaang lapastangalin mo ang simbahan. Binigyan ka namin ng bahay dito. Pinakain at binahagian pa ng kaalaman. Pero hindi na. Ang sinod na ang bahala sa iyong pagkatiwalag. Para lahat makaboto ayon sa kalooban ng kasulatan. Walang lugar para sa iyo dito. At baka makalimutan pa namin yung limong pagtanggap ng pangungumpisal. Saan nagmula ang salitang kumpisal? Banal na pare. Kailangan ko ang iyong tulong. Ngayon na. Patawad pero hindi ko lang talaga kaya, okay?
Hindi ko kaya. Hindi. Anong sinasabi mo? Sana ako pupunta. Kailangan ko talaga ng tulong mo ngayon. Makinig ka sa akin. Hindi, pakiusap. Ang obispo lamang ang pwedeng tumanggap ng mga pangungumpisal. Babalik ang obispo sa linggo. Kaya niya. Ako hindi. Kaya ko. Oh, Padre. Oh, banal na Padre. Anong nagawa ko? Anong bang nagawa ko? Anong ginawa ng isang kaluluwang nilikha ng ama laban sa kanya? Oh, banal na Padre. Meron akong anak na babae, 8 taon na. Nagtatrabaho ako sa isang bukid. Halos hindi na ako maghanda o gaga. Tapos siya. Sabi niya, anong gusto mo? Di na siya dapat makialam doon. Ano bang dapat kong gawin? Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagpapalaglag. Buhay mo yan. Ang pasya mo kapag naging bahagi ng iyong mundo ang isang bagay. Ano mang bagay na pumasok sa buhay mo, dapat may pahintulot mo. Nasa sayo kung tatanggapin mo o hindi. At dapat tanggapin mo yon, ano man ang layunin nito. Hindi ka naman baka. Hindi ka alipin ng iyong pagkababae. Maging matapang ka. Tignan mo siya sa kanyang mga mata. Humingi ka ng tawad sa kanya. Sa tamang panahon, magkikita kayo. Ngunit paano ko papatawarin ng Diyos? Hindi mangyayari yon. Pumunta ka rito para alisin ang mga kasalanan mo na parang hindi nangyari. Huwag kang makipag-usap sa Diyos na parang isang matanda. Oo, malakas ang pag-iisip ko. Para harapin ang parusa, handa ako para rito. Sana maintindihan mo na hindi ako maaaring gumawa ng anumang desisyon sa oras na to. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo. Ama, ito ako ngayon. Hindi ko sinusunod ang utos mo. Gayon pa man, naging tapat naman ako sa'yo. Hindi ako ganun kalakas. Maaari kang maging ganun. Huwag kang matakot. Mukhang naparito ako para magpaalam. Tama ka. Kailangan ko ng tulong mo. Alam mo yung hapoy na sumunog sa bahay ng obispo? Pati sa mga mamahalin niyang libro? Oo. Sabihin sa kanila na ako nagsimula nun. Bakit? Kilala mo ba yung babaeng humihingi na tinapay sa kusina? Mga estudyante na hindi agad makakuha ng tubig. Mga pari na hindi agad napansin ng apoy. At yung iba pa, marami pang iba. Ano? Parurusahan sila dahil sa mga mamahaling aklat ng obispo. Inuutosan mo ba ako magtaksil? Sino pa bang lalapitan ko kundi yung pinakamalapit sa akin? Sino ka? Nagkakalat ako ng mga buto sa dapit hapon. Ngunit tinatangay ng hangin ang mga buto. Sabihin mo sa akin, sino ako? Anong mga kasalanan mo? Hindi ko alam kung saan nagsimula. Hindi ko nga alam kung may kasalanan pa ba. Napagpasihan nila ang alam nila kung ano ang kasalanan. Tinutukoy nila yung mga aklat.
pero yung mga aklat ay hindi katotohanan. Gawa ng tao ang mga librong yon. Ang katotohanan ay kung ano lamang ang maaaring sakupin ng Diyos. Ang katotohanan ay nasa kabaitan, sa pag-ibig. Tsaa. Lahat tayo, ipinanganak na may kabaitan sa ating mga puso. Hanapin mo ang sayo. At huwag mong hayaan na alisin ito ng banal na tubig gaano man kalala ang pagkasunog nito. Mahahanap mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng kung paano siya umiiral sa loob mo. Alak to. Pumunta kayong lahat sa simbahan ngayon na. Patawarin mo ako dahil hindi mo ako anak. Hindi ko alam kung sino ako. Hindi ko alam kung saan ang tapos ng katwiran at simula ng kasalanan. Ni hindi ko nga alam kung anong pinagkaiba nun. Hindi ko alam kung sino ka. Patawad. Dahil hindi kita paglilingkuran sa pananampalataya at katotohanan. Patawad dahil hindi ko na mahintay ang iyong pagpapala. Patawarin mo ako. Kasi hindi na ako nagsisisi. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong magtanong ng kahit ano sa'yo. Samahan mo ako. O talikuran mo ako kung hindi mo pa nagagawa. Nakatanggap ako ng balita mula sa isang tapat na tagapaglingkod na may ginawang masama ang isa sa ating mga eskolar. Nagkakamabutihan sila ng isang babae na lubos na ipinagbabawal sa ating lahat. Ngunit simula pa lamang ito, nagawa pa niya na tumanggap ng mga pangungumpisal ng mga parokya. Malinaw na isinaalang-alang ang kanyang sapat na kaalaman sa ebanghelyo para pakalmahin ang mga kaluluwa nila. Ninapastangan din niya ang simbahan. Ngunit hindi lang yon natatapos doon. Siya rin ang nagsimula ng kamakailang sunog. Nais kong ordinahan siya. Ngunit mas determinado ako sa kanyang mga ambisyon. Mas determinado siya sa kanyang mga kasamaan. Kailangan na siyang mahatulan lalo na sa kanyang pagsisimula ng sunog. Dapat na siyang paalisin.
hindi niya dapat ipagmalaki ang kanyang kapangasan sa harap ng ibang estudyante, pati na ang mga parokyano. Kailangan ko ang inyong suporta sa aking desisyon. Oo. Pumunta ka sa kanyang silid. Baka nagbabasa siya ng Biblia. Sabihin mo sa kanya, tiwalag na siya sa simbahan natin. Mula ngayon at magpakailanman. Tapos na. Nandito ako kasi. Bakit ka nandito? Pakiramdam ko hindi ako mananalo. Lahat naman ganun. Depende yung kung gaano ka kaswerte. Anong ibig mo sabihin? Ibig kong sabihin nakasalalay ito kung ikaw ay nasa tamang lugar at sa tamang oras. Hindi ako nakakasiguro. Lahat ganun. Pagpapakamatay ba to? Kapanganakan. Ang Diyos ang dahilan kung bakit hindi ka dapat makaramdam ng takot. Hindi ka dapat makukontrol hanggat hindi ka niya hinahayaan. Hindi ko na nararamdaman ng galit ng kalaban ko. Hindi mo pa rin nakukuha, tama? Walang galit kapag nasa loob ka na ng ring. Hindi yun labanan ng pato. Nakikipaglaban sila dahil may gusto silang patunayan. Hindi nila lalabanan ang isa't isa. Kalaban nila ang sarili nila. Isang ilusyon lamang ang nakikita ng mga mata. Bakit ka nakikibahagi dito? Lahat pantay-pantay. Dito sa labanang ito. Simple lang dito. Walang kaguluhan. Walang kasaysayan. Walang estilo. Walang coach. Kamay sa kamay. Ito ang nagpapanalo sa digmaan at nagpapatigil sa kasaysayan. Kapag tumama at walang natira sa mundo. Walang bala. Pagbuo ang kalooban at determinado ka.
Ang mga lalaki dito, marunong manalo ng may dignidad at matalo dito. Parang mga Diyos kung kumilos. At ito, ang pinagkaiba nila sa iba. Hindi lamang sila nangahas na pumunta kung saan sila nadadala ng daan. Lakas loob silang nagpatuloy kahit wala silang makitang kalsada. Anong nangyari? Ano bang nangyari sa'yo? Pinipinta ko ang dagat. Bakit nagpipinta ka pag malungkot ka? Dahil makabuluhan ang sining kahit tahimik ang langit. Nasaan ang mga paintings mo? Walang kumuha sa kanila? Sino? Isang lalaki. Paano siya nakapasok sa loob? Siyempre sa pintuan. Anong binabasa mo? Isang kwento tungkol sa isang batang babae na may piring. Basahin mo para sa akin, nang malakas. Sa dagat, kailangan malapit ako sa dagat. Tubig. Ang tubig ay mahinahon. Sadyang nagpapaamo. Naririnig mo ba ako? Tanong ng dagat. At narinig ko ito. Huminga ka, sabi ng dagat. At huminga ako. Ang dagat. Pakibukas naman. Ayoko makakita ng kahit sino. Sa pagmamahal. Patigilin mo nga. Kung alam lang nila na hindi umiira lang kasalanan kung saan may pag-ibig. Tama. Oo, bago kita nakilala, natutunan ko na ang lahat tungkol sa buhay. Yun ang akala ko. Ngunit wala na yun. Sa'yo, may bagong kalaliman ng aking sexualidad. Mga bagong hugis.
na nagmumula sa sensasyon mula sa lumang bahagi ng kaluluwa. Isang bagong kawalan, parang isang pinto sa nakaraang buhay. Kasama mo, gusto kong maghubad, gusto kong maramdam ang hubad. At ito ang iyong susi. Talaga? Sinong nagbigay nito sa akin? Ang lumikha. At ano ba ito? Soberano ng sansinukob, tanga. Hindi na ako sigurado kung totoo siya. Kahit na pinili mong mabuhay ng wala ang Diyos, kailangan mo pa din hawakan ang katangian niya. Alin doon? Malalaman din natin kapag nalaman mo sinong susunod. At sino ang susunod? Ang Diablo. Pagod na ako sa lahat ng pilosopiyang ito. Masyadong mahirap para sa akin. Masyado kong magaling. Lumalaban sa puso ko sa lahat ng oras, kahit iwasan ka. Hindi ka mananalo sa laban na to. Bakit? Dahil mas malakas ang puso kesa sa isip. Para protektahan ang ating tadhana na magbago. Kailangan ko nang umalis. Si Kristo, ang anak ng Diyos, ay isinilang sa araw na ito, nangaral ng pag-ibig. Ipinadala siya ng Diyos sa mundong ito upang turuan tayong mahalin ng mga taong malapit sa atin. Lahat ng problema ang nakikita natin, hindi lang ngayon. Maging sa mga nakaraan, sanhi ng hindi paglakad ng mga tao sa tamang landas, kasinungalingan, mga material na bagay, relasyon bago ikasal. Ito na ngayon ang pamantayan. Ang pagtitipon ng ginto ay pinalitan ng pangangalap ng kaalaman. Hindi na hinahanap ng mga tao ang Diyos. Sinusubukan nilang hanapin ang kanilang sarili na kung wala siya'y magdadala ng kaligayahan. Naligaw ng landas ang sangkatauhan. Mas pinipili makipag-usap sa mga makasalanan sa halip na sa Diyos. Hindi pinapansin ang landas na inilatag na ng Diyos sa pagsisikap na makahanap ng bago. Kasalanan ba ang pagtanggi sa kaloob ng Diyos? Kasalanan ang magdala ng kalungkutan, sakit, at pag-aalala. Minsan pati pagdanak ng dugo at pagdurusa. Walang ibang paraan. Pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Iwasan ang kasalanan. At doon lamang, mapupuno ang kadiliman sa ating kaluluwa, mapapalitan ng liwanag ng araw.
Pagagalingin kita. Ano ang buhay ko? Ang maging katulad ni Jesus. Propeta o kaya pare. Maging mabuti at magmahal. Kapayapaan sa mga kaluluwa. Magpagaling. Naglakad ako sa walang katapusang disyertong daan, walang makikitang pintuan sa lungsod. Walang oasis. Mas mabuting sundin ang sarili mong landas kaysa mamatay. Bago makita ang sikat ng araw na buhay ng nakaluhod. Mangmang. Sinusundan mo yung sariling landas. Ang mga puno ay tutubo mula sa iyong mga yapak. Turuan mo akong magdasal. Sinabi ng Panginoon kay Hope, ang nakikipagtalo kasama ng mga pangyarihan, ituwid mo siya. Ang nag-aakusa sa Diyos ay sasagutin siya. Pagkatapos ay sumagot si Hope sa Panginoon, ako ay hindi karapat-dapat. Paano ako makakasagot sa iyo? Tinakip ko ang kamay ko sa bibig ko. Isang beses akong nagsalita ngunit wala akong sagot. Dalawang beses at hindi na ako magsasabi pa. Pagkatapos ay nagsalita ang Panginoon kay Hope mula sa bagyo. Ihanda ang iyong sarili tulad ng isang tao. Tatanungin kita at sasagutin mo ako. Sisiraan mo ba ang aking ustisya? Ikukundena mo ba ako para bigyang katwiran ng iyong sarili? Mayroon ka bang bisig na tulad ng sa Diyos? At ang boses mo ba ay kulog na katulad niya? Pagkatapos palamutian mo ang iyong sarili sa karilagan, bihisan ang iyong sarili ng karangalan at kamahalan. Ilabas ang galit at iyong puot. Tignan mo ang bawat mapagmataas sa tao at ibaba mo siya. Bawat mapagmataas sa tao at magpakumbaba sa kanya. Durugin ang masasama sa kanilang kitatatayuan. Ilibing sila sa lahat ng alabok na magkakasama. Iburol ang kanilang mga mukha sa libingan. Tapos ako na mismo ang aamin sa'yo na ngayong sariling mga kamay ang makakapagligtas sa'yo. Dahil ang puot ay naguudyok ng hindi pagkakaunawaan, ngunit ang pag-ibig ay nagtatakip sa lahat ng kamalian. Salamat sa pagiging mas malakas kaysa sa akin. Salamat sa pagiging mas mapagmataas kaysa sa akin. Patungo sa aking landas sa katapangan. Tungo sa karunungan at kabaitan. Mahirap. Kaya mahalaga ito. Salamat sa pagpapaunawa na mas mahina ako kaysa sa iniisip ko. At dahil dito, mas naging malakas ako. Hindi mo ako sasaktan. Kasi hindi kita kalalabanin.
gusto kong magsabit ang icon dito. Mas okay kung salamin. Bakit? Para makita mong sarili mo. Para alam mong buhay ka. Kung itatanggi mo ang lumikha, dapat alam mo muna kung sino siya, di ba? Sino? Ang pinuno ng mga tadhana? Sana nakita ko na siya. Piling tao lang makakakita nun. May sinabi kang ganyan nung una tayo nakita. Babalik ako. Para mamaya yung isda. Ayos. Hindi ako masyadong nagugutom. Pagbalain mo siya. Isang komunyon? Nagbibiro ka ba? Hindi ako pare. Oo. Hindi ka pare. Pero isa ka ng ama.